Ito ang pinaka-common sa mga batang teenage pregnancy, kung bakit nangyayari. Kasi ang sinasabi sa kanila ng partner nila o kaya ng nung bobole sa kanila, isang beses lang naman. Sa una, hindi ka mabobultes. That is a myth. Kasi humalingan yun. Kasi katulad yan, I only slept with my boyfriend one time and he said that he would be careful. Now, I am 15 years old and pregnant. So, hindi totoo na kapag first time o isang beses lang, eh hindi ka mabubuntis. Bakit? Kasi kung kayo ay nag-contact at ikaw ay may itlog noong time na yon, ang babae ay may itlog, fertile eggs, at meron na kamit na semilya na galing sa lalaki, kahit unang beses lang, kahit sandali lang, kahit hindi masyadong ipinasok, mabubuntis at mabubuntis ka. Yan ang pinaka misconception o yung pinaka malaking kasinungalingan na narinig ko mostly from the teenagers na nabuntis. So, pagka ikaw ang nabuntis na maaga, teenage pregnancy, ano ba nangyayari sa'yo? Napakarami medical complications na pwedeng mangyari. Kasi, your body is not developed enough to adjust to pregnancy. So, ang nangyayari, yung katawan mo magsasuffer. Ang mga teenage moms kung nabubuntis, most of them nag-high blood. In fact, I know one patient na she got pregnant at 13 years old. Dahil sa bata pa siya, hindi pa develop yung katawan niya. Ang nangyari, nag-develop siya ng pre-eclampsia. Pre-eclampsia is a severe complication of high blood during pregnancy. Ngayon, dahil sa tinatago niya, hindi siya nakapag-check up, hindi niya sinasabi sa nanay niya na may nararamdaman siya. Hanggang one time, nagkundusyon na lang yung bata. Tapos, hindi nila sa ospital, saka nalaman yung magulang na siya ay buntis. At yung kundusyon ay isin na tawag natin eclampsia. So, yung bata nag-coma, nilabas na yung anak niya kasi she was 7 months pregnant at that time na. Nabuhay yung baby. Pero yung nanay niya, yung 13 years old na nanay niya, comatose. And when she woke up after 6 months, wala na, vegetative na siya. Ano na siya? Gulay na. So, matagal-tagal din siya, yung nanay na yun, namatay doon ng mga 18 years old. Na gano'n na, yung nangyari sa kanya, gulay na lang siya. Because of hypertension, resistant cancer siya. So, mas maraming epekto, lifelong effect ang mangyayari sa babae. If you engage in premarital sex, mas maraming epekto na sa getting pregnant, but also niya, yung HIV. Mas matakot kayo sa HIV. Mas matakot kayo sa sexually transmitted disease. Kasi, nakakamatay yun. Okay? So with that, wears guard your diamonds. Okay? Thank you!